May gusto kang property pero kulang ang income mo? Ano ang pwedeng gawin? Sa home loan, allowed ang mag-assign ng co-borrower. For banks, madalas ang requirements nila is immediate family. Pero sa pag-ibig, hindi necessary ang blood-related. Ito ang pag-usapan natin. Sa pag-ibig, meron tayong tinatawag na TAC loan or multi-borrower setup. Ito ay isang option sa pag-ibig na pwedeng pagsamasamahin ang loan application ng dalawa o higit pang borrowers. Ang ibig sabihin, kapag hindi kaya ng isang tao ang monthly amortization ng isang property or kulang ang income sa requirements sa pag-ibig, pwede kang kumuha ng co-borrower at pwede kayong mag-apply ng loan together. E sino ang pwede nating maging co-borrower? Good thing sa pag-ibig, hindi kailangan ng immediate family. Pwede yung partner, ibigan, or kung sino yung pinagkakatiwalaan mo. Ang importante ay active pag-ibig member siya at papasa siya sa requirements ni pag-ibig. Pero tandaan, ang maximum na pwede mag-apply ng TAC loan sa pag-ibig ay hanggang tatlong borrowers or co-borrowers lamang. Ito pa, kahit sa co-borrower, pareho kayong may responsibilidad. Nakalagay sa titulo ng property ang pangalan ng co-borrower at yung sa real estate mortgage o yung contract between pag-ibig and co-borrowers. Kaya reminder lang, dapat siguraduhin ng lahat ng mga borrowers na makapagbayad on time. Kasi pag may isang nag-default, lahat kayo ay apektado.